Kumusta kayo mga boss? At sa araw na ito mga bossing ay meron tayong ulit pag-uusapan sa ating mga video patungkol sa paggagamot na ating mga baboy. So doon kasi sa farm ni Ma'am Lani mga boss, ano, meron siyang guilt or dumalaga na medyo matagal na rin niyang problema. Kasi pag ano daw, may mga time na tatamlay sa pagkain, may time naman na okay siya. So ganun daw yung pinaka-routine noon. So yun nga, at hindi daw medyo na pag-iiwanan sa paglaki dahil nga sa ganong setup or ganong sistema ng baboy sa kanyang pagkain. Ngayon, nung dumating nga kami mga bossing ay medyo na timing nga na ano siya, pang tawag sa amin, nag-mimimit. Or yung Tagalog nun is parang mahinang kumain mga boss, ano. So hindi talaga niya naabot yung kanyang dapat na daily consumption para siya ay ma-condition, lalo siya ay guilt. So kailangan properly condition kasi yung isang guilt or dumalaga para sa preparation niya sa pagpapakasta. So hindi kasi natin pwedeng i-breed yung isang baboy na hindi nakakondisyon dahil ayaw natin na magka-problema siya once na siya ay buntis na. Dahil po ang isang buntis na baboy mga boss, napakahirap po niyan pagka nagkasakit. Mahirap po nating i-treat dahil tayo po ay umaalalay doon sa piglet na nasa loob ng kanyang mattress or ng kanyang katawan. So hindi po tayo basta-basta nagbibigay ng mga antibiotic or antibacterial kapag kabuntis ang isang inahin. Maliban na lang kung kinakailangan talaga at mapapasapanganib yung kalagayan ng ating inahin. May mga gamot naman kasi na safe din naman or antibiotic na safe naman sa mga buntis. Pero kahit safe yon, as long as hindi naman kailangan, ay hindi po talaga tayo nagtuturok basta-basta sa mga buntis na baboy, mga boss. Kahit nga yung mga vitamins, kahit nga yung mga minerals like iron, hindi natin basta-basta itinuturok yon sa first 3 months ng ating inahin. So doon na natin itinuturok yon beyond 3 months, mga boss, ng ating inahin sa kanyang pagbubuntis. So yung baboy na ngayon, mga boss, ay tinurukan ko na ng antibiotic kasi sabi ko kay Ma'am Lani, mas maiging maturukan na natin para makondisyon at para naman maiprepare siya sa kanyang next na paglalandi at mabreed din naman. So ang itinuro ko sa kanya, sakto lang naman, na meron silang bait trail doon sa kanilang farm at yun ang ginamit natin. At yun nga, nagturok ako noon mga alas 10 or alas 9, mga ganong oras. At nung kumain na siya nung hapon, mga alas 3 ay kumain na ng maayos. So napakabilis nung epekto ng bait trail mga boss. Yan po ay enrofloxacin mga boss. So kailangan sa mga gamot alam natin yung generic name at saka yung brand name mga boss. Magkaiba po kasi yon. Yung mga generic name, yung po yung content mismo kadalasan noong gamot. Like enrofloxacin, yan po ay isang chemical mga boss na gamot at yan po yung generic kadalasan ng ating mga binibiling gamot. Ang brand name naman mga boss yan ay pangalan na ibinigay ng kumpanya or laboratory na gumawa sa gamot na yon mga boss. So yung brand name nakadepende na yon sa may-ari mga boss ng kumpanya. So ang bait trail mga boss, yan po ay magandang gamot, yan po ay quality gamot, yan po ay talaga namang imported na gamot at maganda dahil siya ay mahal mga boss. Kahit man doon sa farm ko sa summer mga boss, ano, yan po talaga yung enrofloxacin na talagang pinapangarap nating mabili dahil may kamahalan po yung kanyang kahit 50 ml lang, mahal po siya na gamot mga boss. Dahil nga sa mahal siya, tayo naman ay nakasiguro din naman sa kanyang quality at effectivity doon sa ating mga alagang baboy. So ang enrofloxacin kasi yan ay broad spectrum ng antibiotic. Ibig sabihin ay malawak yung kanyang napapatay na uri ng mga bakterya. Kaya pwede siya sa iba't ibang uri ng sakit ng ating mga baboy. Kung merong mga pagtatae, merong ubo, sipon, etc. May mga pamamaga, merong sugat. So napakadami niyang pwedeng i-treat mga boss, mga sakit sa bituka, kahit ano mga boss. Okay? So marami siyang malawak talaga, broad spectrum kasi siya, enrofloxacin.
So ang Baytrail ang isa sa mga brand ng enrofloxacin na talagang maganda. Merong ibang brand ng enrofloxacin na hindi ko talaga ginagamit dahil ayoko sa kanya, dahil pangit talaga at napaka talagang pangit na gamot. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan or yung brand ng enrofloxacin na yon, pero hindi ko talaga siya inire-recommend. At maraming nagtatanong sa akin kung pwede daw yung gamitin. Sabi ko pwede naman, pero hindi talaga ako gumagamit ng brand na yon dahil pangit talaga. At sinasabi ko, nasasabi ko dahil sa experience ko na sa tagal ko na sa pagtuturok ng gamot na yon, talagang hindi maganda siya, mga boss. So, Baytrail, mahal pero napakaganda. Kaya nga yung dumalaga ni Ma'am Lani, 2 days, tinurukan ko, maayos na talaga siya at kumakain na. So, ang Baytrail, mga boss, 3 days po yan, daily na ituturok, nasa dosage and administration naman. Mababasa po natin doon mismo sa bottle ng gamot or doon sa box ng gamot or doon sa papel na naka-indicate doon sa loob ng box ng gamot. So kailangan po nagbabasa tayo sa mga ganon, dosage and administration, which is very important lalo sa mga antibiotic. Pero sa pagtuturok, gaya nga ng sabi ko, kailangan naka-slightly overdose tayo. Halimbawa, yung gamot like Baytrail is 1 ml per 10 kg body weight. So ibig sabihin 1 ml kada 10 kilo. Ngayon kung ang baboy mo ay 60 kilos, magturok ka ng mga 6 or 7 to 8 ml para naka-slightly overdose siya, para naman maging epektibo talaga yung gamot na ating ituturok. Yan po ay principle na ginagamit ko pagdating lalo sa mga antibiotic, mga boss, dahil ang kalaban natin dyan, bacteria, in which kailangan natin silang mapatay talaga para gumaling yung sakit ng ating mga baboy. Mga boss, so yung kanyang alaga, okay na po. At pwede na nating ma-properly condition para sa kanyang next na paglalandi at nang ma-breed naman, dahil sakto naman rin yung kanyang edad, mga boss. At yung kanyang timbang ay okay naman din para maging, para ma-breed na rin, mga boss. Dahil sayang din naman yung panahon at pakain pagka mas lalong tumatagal yung pag-breed natin sa ating mga alagang baboy. Pero syempre kung hindi ninyo afford yung Baytrail dahil mahal nga siya at kadalasan ino-order pa yan online dahil wala naman yang di available sa ating mga agri-vet, mga boss. So syempre mayroon tayong mga ibang gamot na ginagamit maliban sa Baytrail. Kaya lang doon sa farm ni Ma'am Lani, may nakita akong Baytrail at hindi pa naman expire. So maganda siya talaga at nasubukan natin. At lumabas nga kami kanina, nagturok din kami sa isang baboy sa labas at minomonitor naman namin kung magiging okay. So yun lang muna yung ating video sa ngayon, mga bossing. Salamat po sa palagi ninyong panonood, pagsuporta sa ating mga vlog. Salamat po, bye bye po and God bless. Salamat po sa Diyos.